I accept the apology. With President Duterte accepting ABS-CBN's apology over unaired political ads and a negative campaign ad in 2016, several members of the lower house are now hoping they can pass the renewal of the network's franchise before Congress takes its Lenten break. Laguna Representative Sol Aragones says there's still enough time. Nakakaluwag ng damdamin ano nung malaman natin na natinanggap ng Pangulong Duterte yung paumanhin. Kakayanin naman yung huling mga araw at linggo sa Kongreso kasi iba pa rin yung ano eh, iba pa rin yung talagang na-renew yung franchise at mahahawakan yung franchise in the next 2 weeks na ano na nasa Kongreso pa kami. Aragones says Filipinos will be on the losing end if the network isn't allowed to continue. The former ABS-CBN reporter says there's also a personal stake for her in the renewal. Siguro yung kapag hindi na-renew ang franchise ng ABS-CBN, yun yung isa sa magiging pinakamalungkot na yugto ng buhay ko. Dahil yung ano, naku, ano ba ito? Dahil yung ABS-CBN, ang katotohanan ng ABS-CBN ang bumuhay sa akin at sa aking buong pamilya. Ito yung isang unang formal na trabaho ko kung saan dito ko humanap ng ibubuhay sa pamilya ko. Kaya masyadong emosyonal at masyadong malulungkot ako pag hindi na rin nyo ito. Dahil ang ABS ang aking pangalawang tahanan at ang dahilan din, ang malaking dahilan kung bakit, kung ano man yung naabot ko sa buhay ay malaking bahaga din yung ABS-CBN. The Makabayan Bloc also insisting on the passage of the franchise renewal bills. We have still next week and the next to discuss these matters, no? At alam naman natin ano sa ating gobyerno kung gusto may paraan, kung ayaw 1 million ang dahilan. At dapat po wag nang magsayang ng panahon at dapat na yan madinggin agad dahil wala namang assurance doon sa provisional franchise na hahayaan pang mag-operate itong ABS-CBN. Albay Representative Joey Salceda is confident the franchise renewal will happen for ABS-CBN and compared the situation to the earlier franchise renewal of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines or CBCP. Salceda says the president's acceptance of the apology can only help. Mas good sign sa akin dahil yung CBCP nga ipinasa. Eh mas grabe po yung away nila. So kung CBCP nga na-approve, lalo ng ABS. But for House Speaker Alan Peter Cayetano, there are other more urgent bills the lower chamber needs to tackle. Because yes, there is a separation of power and the NTC is under the executive. But it's the chief executive na nagsabing Kongreso magde-decide niyan. So respetuhin na lang ang desisyon namin to have fair hearings, to listen to all sides, and we'll do it as soon as possible, which is, I think, sa May. Congress is set to take its Lenten break on March 11th. Jeff Canoy, ABS-CBN News.